So katulad doon sa mga public schools na nakita natin yung implementation nila noong nakaraang linggo, magsisimula din yung face-to-face classes or araw ng mga bata sa temperature check. So dito, titingnan yung temperatura nila at magkakaroon sila ng disinfection. Pagkatapos nilang dumaan sa temperature check, magkakaroon sila dito na may hand washing facility kung saan pwede kung saan sila maghuhugas ng kanilang mga kamay. At dito naman, mapapansin natin or yung kanilang classroom, unlike sa public school na may mga plastic barriers, dito wala. Yung mga upuan lang is physically distance lang siya sa isa't isa. At yun lang, teacher sa unahan ng merong plastic barrier. So kung makikita nyo din, mapapansin nyo yung ating mga bintana ay bukas, open air dapat siya. So sinasabi nga ng mga eksperto na yung mga plastic barriers, wala siya gaanong naitutulong para ma-prevent yung transmission ng COVID. So paminsan nga sinasabi nila na yung droplets nga or yung mga viruses, pwede pa siya manatili dun sa gilid ng mga plastic barriers. Dito nga sa isang silid-aralan dito sa Mother Council of God Seminary, mapapansin nyo na nagsisimula na yung klase nila. Dito sa classroom na to, meron itong 14 na estudyante. Kung mapapansin nyo din, ang mga estudyante dito ay hindi nakasuot ng face shield. Pero nananatili silang may face mask. Sinabi ng Department of Education na ang pagsusuot ng face shield sa loob ng silid-aralan ay hindi na nila nire-required. So mapapansin nyo, meron ding plastic barrier na nagdi-divide sa estudyante at sa teacher. So dito sa paaralan na to, kung napansin namin ng team namin na maraming hand washing facility. So hindi lang isa, katulad dun sa mga public schools na napuntahan natin nung nakaraang linggo. So dito sa katabing classroom na to, mapapansin nyo, may hand washing facility din dito kung saan pwedeng gamitin ng mga estudyante habang sila ay nandito sa paaralan. Ngayon, dito naman tayo sa kanilang canteen. Yung mga estudyante dito sila kumakain. Kanina nga naabutan natin sila ditong nagkumakain ng kanilang umagahan. Ang bawat lamesa, 2 hanggang 3 lang yung pwedeng umupo. May mga nakalagay na marka na do not occupy, please. So pagkatapos nilang kumain, sila na rin yung maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Kanina napansin namin dito na yung mga estudyante, nakapila sila dito sa lababo. Tapos pagkatapos nila maghugas, diretso sila sa cabinet dito sa likod nila kung saan ang bawat isa ay may nakalaan kung saan nila ilalagay yung kanilang mga pinagkainan. Noong pumasok ang mga estudyante noong linggo, dito na sila magsistay hanggang December 10. Ito ang dormitoryo kung saan sila matutulog. The students underwent COVID-19 testing before entering the school premises. Sa 20 estudyante na pumasok dito, lahat sila ay negative sa COVID-19. So yun nga, natunghayan nyo yung maikling tour ng Rappler dito sa Mother of Good Counsel Seminary. Continue to follow us on rappler.com as we bring you the latest updates on the first day of limited face-to-face classes for some 20 private schools in the country.